people! Welcome to my travel joys in South Korea! Ayan na nga po, kasama na po natin si Sir Jen. I'm also back. You're back. Ayan guys, good evening! It's already 8:45. Natulog kami kasi wala tayong tulog, no? So it's time to go out and have dinner. Pero si Jen, chill lang siya, magdi-dinner lang siya ng kanin. Ako naman, tingnan natin later kung saan tayo abutin, kung makapag-shop pa tayo kasi alam ko hanggang mga 10 lang rin ang mga shops dito. So ayan, pero kailangan natin ng one set of clothes kasi kulang tayo. Siguro kailangan ko rin ng heat tech. Pero kain muna tayo at kumakadaan tayo sa another filming location. Di ba? Mabuti para kasama natin si Jello. So ayan, here's our hotel. Nandito tayo sa Coex. Yan ang katapat natin. So, let's go, people! Ang lamig ah. Ang lamig. Naka-heat tech tayo. Naka-pants. Walang heat tech yan. Tapos eto. Kaya naman. Yan o. Guys, diba ito yung mga sa K-drama na dyan sila naghihintay ng ano, ng bus. Andito na tayo! Hey, honey! Hello, my name is Zip. Hey! Magpasalamat ka na sa dapat mong pasalamatan. Yes, thank you kay Adidas guys. Super enjoy na to. So, pilot team kasi itong binuo nila for Adi Zero. All expenses paid. Sarap. Sarap! So, habang nagmumukbang kanina si Joyce, ako rin kumakain. But, paid by Adidas. So, thank you Adidas sa trust, tsaka sa support sa athletes natin. Yes. Filipino pride. Correct. Paano tayo makapatawid? Mali tayo. Mag-underground tayo kasi look. Yeah, oo nga. Parang yan yung ano, yung race natin. Oo nga. Ano, lahat muna kami guys, tapos dali namin kayo sa kabilang side. Yan ang hotel, facade, lobby. So, yan. Wow. Gangnam. Here na tayo guys. Nakatawid na tayo to Coex. Tapos, ang galing. Kasi hindi ako nagstay pa sa Gangnam na side. Lagi tayong Myeongdong. So, ayun. Nakita ko na rin finally statue ng Gangnam style. Para masasayaw ah. Tapos, dito rin guys, makikita yung Starfield Library, yung sikat na sikat ngayon sa Instagram, sa TikTok. Let's see if open pa siya kasi gabi na. Pero sumayaw muna tayo para ma-stretch ang mga paa-paa ni Jello Zone. Someone told us let's drive. Okay, let's go. Let's do this. Guys, what's up? What's up? Vlog takeover muna tayo kasi may video tayong napaka-important na activity dito sa South Korea for tonight. Wait lang guys ha, hintayin natin yung tamang pagkakataon para ma-video natin to. Ito na siya. Hey, sexy lady! Kala mo hindi tatakbo eh oh. Happy siya oh. Guys, nagwawala siya dito. Buti na lang medyo ano dito. Wala silang paki sa ginagawa na lang ni Banshee ko. So ito. Guys, biglang tumugtog yung ano. Biglang tumugtog yung ano nila, music ah. Oo nga, ano? Oh, natawa ba kayo sa intermission number? Nag-stretching na ako guys kasi may tapo pa sa Sunday kung wala. Sigaw tayo! Jello! 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 Opa, Gangnam Style! Baka na-injure ka ha? Kain muna kami, namin yung alam ha? Gcash, Gcash din kapag may sumasayaw. Charot! Live ba na pala? TikTok live? TikTok live, mind nyo na. Sige, kain muna kami! Kala ko guys, makakapag-Starbucks na ako. Happy kid siya! Kasi meron pala dito.
Jamba Juice! Wala. Yan ang favorite ni Jello ngayon. Hindi na siya nagkaka-pick-up eh. Saan kaya tayo kakain? Hanap muna tayong kainan! Hanap muna tayong kainan, baka yung shopping hanap natin. Kaya nga, nandun guys yung library na sikat. Pabili muna natin si Jello ng kanyang bagong favorite drink, ang Jamba Juice, habang i-upload ko ang aking Gangnam Dancing sa aking vlog. So here ang menu nila guys, ayan. I think yung 5,400 won yun. Kakayain namin. Pag 6.4 meaning that's 6,400. Yes. Ayan. Parang ako dito, ako leaning towards so strawberry. Strawberry season siguro now. Yums! Yun na, here's our drink. May gulay pa dun sa tapat guys. So, itong Jamba Juice natin regular, it's 5,400 won or around 220 pesos. Ayan! Nakita nyo na ba ang ating Gangnam store? Ayan, harap muna tayong kainan. Guys, may napansin si Jello. Iba talaga yung running community ng Korea. Kaya si Adidas na centralized din kay Korea at kay Japan. Tignan nyo within the mall, oh. May para silang truck na you can use tapos nakalagay yung meters. So pag medyo naboboring ka, wala kang ano, may extra time ka. Pasok ka sa mall. Ayan, yeah. Yung buong blue na yan, guys. May meters yan. Ganun, diba? Ganun sila ka-conducive yung country nila for running. Kaya si AR Japan tsaka si AR Korea, malaki yung budget talaga nila din sa ano. Kaya tomorrow guys, tignan nyo, pag nakapunta tayo ng shakeout run ng AR Korea, yes. AR Seoul, makikita nyo kung gano'ng kalaki yung budget. Meron silang parang, ano doon, parang building nila, run base lang nila yon. So tomorrow, exciting. Exciting, yan. Mapakita namin sa inyo para sa mga runners dyan at gusto mag-run, lalo na sa age natin ngayon, parami na ang tumatakbo para sa health, because health is wealth. Ayan! Hindi tayo masyadong mumukbang muna guys. Para sa health, apinunta natin dito. So ayan, ito na. Para kami pupunta sa food court nila. Para tayong food kami rice meal. Yes. Meron dito guys na conveyor belt. Oh, parang Japan. Meron sila dito parang beauty store. Parang Watson's din. Gusto ko pumasok kasi wala akong makeup. Ang mga shop nila. May YSL, para on the high-end side yata to. Check natin kapag bukas pa later after namin kumain. Ayan guys, kain muna kami ng KFC. Para ngayon lang tayo kain ng fast food sa ibang bansa, no? Kasi hindi ako pwede mag-try ng ano yun. Ng iba. Yung kanta pang Korean drama. Ayan, kain tayo KFC kasi chicken rice diet si Jello ngayong may Risha. Ayan, yung mga kiosk nila naka-ano na. Naka-ganito na. Oh, there! I want yan. Do they have rice? Sabi ko pa Jello, sana may egg tart meron. Yum! Ayan, teka, check natin. Abort mission tayo guys kasi walang kanin. Ano lang, burger, tapos chicken, tapos biscuit kasi hindi uso rice. Harap tayo na ito, Japanese restaurant sa tapat. Pasok tayo dito, ito. Katsudon. Ayan guys, kapag di naman kayo nakabili ng mga Heattech and all, may Uniqlo din dito. Ayan, ako mamimili ako dyan baka bukas. Wala kami mahanap guys, so balik kami sa KFC, Carrie Bell's na to. Let's go! Order tayo ng egg tart. Ilan piraso kaya yun? Mag-meal na daw siya. Ayan na tayo. Hindi kasi ako gutom na gutom. Let's go. Okay. Waiting sa food. Ano ba ito? Ba't ako ngayon? Punta muna tayo Uniqlo para hindi na tayo balik-balik dito. Ayan, hanap tayo ng Heattech. Part-time, oh my god. Bili tayo na isa pang set. Guys, meron dito mga ano, binibentang dami. Nagsistart siya sa 500 pesos lang. Sobrang mura. So, ayan, pasok tayo. Dito tayo sa Uniqlo. Saan kaya ang mga Heattech nila? Here guys, may mga Heattech sila. So, mura naman, 700 than yung sa atin sa Pinas na 1,500. Get na tayo ng isang set. There guys, 17,000. Tapos tax free tayo. Kukunin na lang natin sa airport. Bibigyan niya tayo ng receipt to get our rebate.
okay, we got the goods. Ano pa nangyari sa hair natin? So yon guys, yung sabi ko kanina 600-ish, meron pa tayong tax refund doon na 151, around 100 something pesos. So yung heat tech ko na usual sa Pilipinas na 1K, 500 lang dito, parang sa Japan din, mura din. So ayan, yung mga heat tech nyo, bilhin nyo talaga dito na. So yan! Kaso ang may bayad dito ang paper bags guys, 101, kumuha na ako ng malaki kasi parang, ayan, gusto ko mamili nito. Para may nalagyan. Kasi ang mura. Ayun no, 10,000 lang siya. Mamaya, check ko. Ayun no, doon daw. Maganda mamili ng damit dito guys. Nakaka-K-drama, madam ang feel. Ayan, balik na tayo sa KFC. For sure, nandiyan na yung food natin. Ito lang siya. Ayan. Kain na tayo. Ayan na, kamakain na si Jello. What's your food? Chicken. Naubos ko na yung ano. Ubus na? Yung burger? Hindi, ito yung burger. Ito yung chicken ko. Tapos ito yung ating egg tart, guys. Yummers! Kasi masarap ang egg tart sa KFC. Na-try ko yun sa Hong Kong. Tapos yung iba meron din. Very good. So yung meal ko, medyo mahal siya. 220 to. Yan lang. Manok. And yung egg tart. Kain tayo! Kain na tayo, guys! So ako, gusto ko may ketchup. Yung na fries? Manok. Ito ng gravy, no? Alam. Chicken and beer kasi ang trip dito. So may mga tao nag-hangout sila sa KFC. Di ba tayo parang kain lang? Sila over beer, kwentuhan. Yun, yun ang trip. Harap! Guys, tignan niyo yung burger ni Jello, hiniram ko. Tignan natin. At susubo ko na. Burger. So yung meal niya, 11,000 won, around mga 500-ish pesos, no? May kasamang water, and you drink yun. Water yung kinuha ni Jello, may burger, may fries, may fingers, then chicken fingers. So ayan, kainin na natin siya. Bigay na natin. Kamawa naman yung atleta natin, makakain. Guys, ito na ang pinakahihintay ko. Ang egg tart na mainit-init pa. Saya ko, pakita ko sa inyo. Oh, parang makeup. iPhone na gamit natin yan. Ha? Cinematic ang gamitin nyo, guys. Kain tayo! Ang sarap talaga nito. Sobrang flaky niya, guys. Crispy yung labas. Tapos yung egg, ang init pa. Charap! 3,000 won siya. Sabi ko parang amahal ako yun. Mga 100 pesos. 126 pesos. And don't worry, bibigay ko sa inyo after nitong vlog na to, yung budget natin, yung flight details and all, yung mga ginastos natin bago tayo nakarating ng Korea, pati yung day 1 na gastos natin. Yummers! Kain tayo! Egg tart, try nyo to pag nandito kayo. Pasok tayo fast guys, kailangan ko ng lipstick. Baka merong mga ano. Ito, may mga 2 plus 1 kasi kapag ano nila. Tapos meron ding mga NARS guys. Meron ding YSL. NARS. Tugol ko na hindi bumili ng mga lipstick guys. So, may Urban Decay din. So ano siya, high-end siya na makeups. Vanilla Red, Benefit, Makeup Forever. Ito guys, dati nag-hoard ako nito. Yan, pwede rin tayo mamili niya. Mga press-on nails. Ito, try natin bilhin. 3CE. Yan, mga naka 30 off. Yung 3CE nila guys, nasa 756 yung mga lipstick. Ayan. Meron din silang Roman. Ito, mas mura sila. Check natin.
balikan na lang natin siya kasi hindi ako makapili. Close na, guys. 10 o'clock close na. Kasi tulog tayo ng tulog. Kaya, kaya na to. Siyempre, tulog-tulog din, no? Pero, ang ganda sa ano, ah. Parang velvety siya. Ayan. Nag-explain pa. Nag-explain pa. Nakatry tayo. Ginawa ko, guys. Ilagay ko dyan siya. Ako nilagay sa lips. Ayan. Tapos, ayan. 10 o'clock na. Kailangan namin magpahinga kasi meron kami agenda tomorrow at 8:30. Pero, ikaw tayo. May isa lang tayong pupuntahan. I-request ko yung Zelda. Kasi, basta. Mapakita ko sa inyo. See you later. Ang cute nila, guys. Nag-get together silang family. Nakakatuwa. No? Nakakatuwa. Ay, wag yan. Guys, may pupuntahan tayo. 9 minutes away dito, ipipilit natin. Kailangan ko kasi ng taga-video eh. Kasi pag, syempre pupunta natin sa mga bagay natin sa selfie ka, dapat may taga-video ka, no? Oo, may idea na kayo kung saan? Paano? Yung runner natin umiikot-ikot pa sa Gangnam. Yeah. Nakari na natin to. Tapos ngayon ang weather, guys, ay 6 degrees. Malamig siya, ha? Pero heat tech lang ako. Yung legs ko, wala akong warmer dyan. Kaya naman. Sa heat tech. Yes. Diba bumili akong heat tech na additional? Kasi tatakbo kami, diba, bukas? Mag-heat tech ako sa may ibaba, sa ilalim ng shorts ko pang takbo. Para safe. Ilit namin kaibigan. Oh. Ang magiging ano niya, race day attire niya, nakasando. Totoo ba nga? Oo, oh, legit. Hindi ba siya mapulmon niya? Hindi, basta uminit na raw yung katawan niya eh. Okay. Ayun, okay. Pag uminit na to, pag na-warm up na to, okay na to. Guys, alam mo kung ano tinatakbo noon? 3 minutes per kilometer. Tama, honey. Oo, oh, average. 3 minutes per kilometer. Ano ka, kotse? Mas mabilis pa siya kapag nagpatakbo ng kotse si Jello. Kaya kapag may race, ang nag-ano sa kanya, di ba pag mga first, ina-accompany ka nung ano, pag may race, yung sa kanya, motor dapat. Kasi kung nakabike, napapagod ko yung nakabike. Mga nakamotor yung nag-accompany sa kanya. Yan, mga tropa ni Jello eh. Yung mga legs di mo maintindihan. Kami naman, ito, relax na lakad lang papunta sa aming next destination. Yan, favorite ko to kasi ito yung isa sa K-drama na napanood namin together. So, inilalaban ni Jella. Thank you, honey. Kahit dapat nagpapahinga na siya kasi ayun ay hotel namin, oh. Tulog na lahat ng mga co-athletes to. Oo, nakalagay sa agenda nila, 7 p.m. dapat lights out na si Jello. Kumbaga kung ano daw, strict na ako, kunyari NBA or what, varsity ka, wala na, kick out ka doon. 7 p.m, kakagising niya lang. Yun, nag-goat, ayan. Pag yan, saan ka galing dyan? Sumayaw lang po. Kanina po sumayaw ng Gangnam style, tapos kaya po may sasayawin na naman. Boom taray, boom taratara. Kinikinig ako, ayan. Ang next nito, papakita ko kung nasa na tayo. Yan, guys, maghihingi na tayo ng tulong sa tren. Pasok tayo kasi parang ang layo pa nung ni-reroute ko. Pasok tayo. Green line to Yeksong. Exit 8. There, guys, nasa train na tayo. So si Jello, yun nga, nakita ko ba? Nung kumuha siya ng visa, guys, merong pinasagutan na QR dun sa may K-VAC. So, nakatipid siya, tapos nakuha siya ng kanyang T-money card sa Rayman. For free, flex mo lang. Ayan. Mag-answer lang ako ng survey, pinano ko Instagram account ni K-Bac. And then here, meron siyang initial 2,000 won na load, tapos free pa yung card. Yung card kasi, di ba kanina bumili tayo, 6,000 won, 250 pesos. Tapos may lawan pa siyang 100. So yung ride niya ngayon, free. Diba? Ang galing. Basic easy. Kanina naman problema kami. Sabi, gusto na ba si Annie Banshee ko? Hindi ko alam paano gumitin to. Meron akong card pero hindi ko alam paano. Hindi alam. So kung mag-reload kayo ng mga T-money card nyo, go to the convenience store 7-Eleven. Sabi nyo magta-tap lang kayo. I think meron din dito sa mga chain. Check na. Kasi natap pa niya. Akala, hindi na po nung papasukan ng cards na yun. Like Japan. Ayan na. Sasakay na tayo ng train. Si Jella kasama ka na whiskey pa. Meron dito ha. Ay, pan ko ba kayo? May naglalablaban pa dun sa kabila. Malalagyan. Ay, natutulakan pa nga kami. Natutulakan pa yun na lang. Ayun guys. Ay, nawala. Totoo pala yun. Clingy pala talaga sila. Hindi sila malalaglag sa platform kasi mag-slow mini pa pa. Kasi may kanta. You are my heart.
magpa-flashback and everything ng mga pinagawayan nila. Sakay na kami, ito na yung train. Kasi kung maglalakad pa kami ng patuloy, 50 minutes pa daw. Ito, 12 minutes train ride lang. Let's go! Already quarter to 11, pero patuloy po tayong sinasamahan sa trip ni Zen. Alagot na po siya. Itakbo kami bukas, 8:30. Ito, tapos magta-taxi na kami po pala. Ito na! Ganun lang pala kambilis yun, guys. Diba? Tapos tayo naman ay palakad-lakad pa sa kawalan. Let's go! Ayan, guys. Kung pupunta rin kayo sa pupuntahan namin, Yoksam Center Field ang yee! Alam niya na kung saan? Boom, chak, chak, boom, chak, chak, boom, chak, chak, boom. Hingan nga natin kung ang Adios Pro ay magandang pang boom, chak, chak, honey. Boom, chak, chak, boom, chak, chak, boom, chak, chak. Ayan. Tap natin. May 15,500 pa daw ako. Ikaw, honey. Aba, nakalabas. Very good. Boom. Guys, mapapamura ka na lang. Bakit naman parang gabundok? Oh, parang gabundok naman ang kanila dito. Parang walang maraton. Hagdahan. Wala ko tayong team. Wala na tambot. Stairs pa nga. Stairs pa more. Guys, kita nyo naman. Bago tayo makarating doon ay talaga namang... Pag-iigan naman yung view. Ano? Kasi tayo galing. Saan? Ay, lalim. Ang lalim, di ba? Ewan ko ba? Hindi masyado uso lift dito, guys. Uy, naman. Yun yung difference, no? Oo. So, kung magta-travel ka with luggage? Mahirap. Buti na lang kanina nag-cap kami, di ba? Hiningal lang tayo. Di ba kanina hiningal na rin tayo? Ngayon din. La, kasi, uphill kasi po ang Korea. So, yan. Patuloy po tayo naglalakad sa uphill, downhill ng Korea. So, yun, guys. Siguro sabihin ko dun sa organizer, naka 10 kilometers na ako today. So sa Sunday, 32 na lang. Pangiti-ngiti lang yan, pero magagalit na yan. Guys, so from, saan tayo bababa, honey? Yoksam, guys, bababa kayo sa exit 8, tapos dire-diretso kayo. Guys, medyo mahirap ha, hanapin. So ito na ang video para hindi kayo maligaw like us. Diretso lang kayo. Alam, bakit sila nagkakalat? Nagkakalat sila. Na-video hapon. Ah! Ito na siya! Guys! Boom, chak, chak, boom, chak, chak. Titingnan niya lang. 2, 3, 1. Ayan, guys. Sarado ba? Hindi tayo makasayaw? Eee, nakakakilig! Yay! Hindi umiikot. Diyan tayo. Hey guys, alam niyo na ha. Alam niyo na kung nasaan tayo. Guys, tingnan natin kung sasayaw silang boom chak chak. Boom chak chak, boom chak. Kasi gagawin ko dapat ito mag-isa muna si Romano ko ni Jello. Alam niyo na guys, nandito tayo sa office ni Attorney Wuyang Wu. No.
Wala na pala si Kobe. So yan guys, andiyan pa siya. Guys, nagpaalam ko si Kobe kung pwede. Kukuha na sana ako ng Jello ng shot din sa loob. Eh, maganda yung naisip ko eh. Oo, iba-ibang angles. Eh, syempre office yun. Pero masasabi ko, ang saya. Kumuha ka ng asawa, nasasabaya ka sa mga trip mo. Guys, it's 11 PM now at magandang time siya to go here kasi talagang opisina yan guys. 24/7 naman siya, so nagro-rotate yan. May kita nyo, nakakakilig pumunta dito. So yan, naka-tank off na naman tayo ng Yan, favorite tayo ni Zelle yan. Talagang nag-binge watch kami together yan. So ayan, hope you like our video for today. Balik na tayo sa hotel kasi kailangan na magpahinga ng aking honey bunchy. Pagbalik natin sa hotel, I'll be sharing with you lahat ng ginastos natin for today's video. So, ayan. Yeah. Ayan siya, guys. Joseon Palace, Centerfield West. Bye, Uyang Yu. Alis na kami. Uyang Yu. Siguro dito naglakad-lakad sila, Hani. Lakad ka. For sure, naglakad sila dito, di ba? Ayan. Nakakatawa. Guys, diba para tayong natutuwa tayo sa mga building. For sure, naglakad sila dito tapos nakita niya yung best friend niya. Punta na yung kaloon. Ayan, ito siya guys. Lalagay ko na lang rin yung maps para hindi kayo mahirapan. O, medyo mahirap siyang hanapin na kasi magkakamukha rin yung mga building dito. So, ayan. Ayan guys, nag-reload si Jello. So, sa lahat ng convenience nila, pwede. Galing, no? Guys, tingnan nyo kung gaano kaganda yung nila, convenience nila. May fresh produce, tapos yung GS25 nila guys, may cafe na rin. Amazing, no? Ayan. Ito yata ang hinahanap niya, banana and chocolate. Ang sasarap na chocolate. Ito, naka 1 plus 1 ng Milkaw. Mga pasalubong, guys. Gana, kukuha tayo ng marami yan. 2 plus 1 na, oh. Mura yan, oh. Pampasalubong to, no? Bueno dito, 1 Guys, ito huwag nyo rin itong isi-skip. Ang daming ice cream. Yum! Anong hanap mo today? Pongkaris sweat. O, ayan. Kuha na tayo ng mga kailangan ni Jello for tomorrow's run. Ayan. Guys, ayan no. Kung hindi nyo alam, ngayon alam nyo na. Kasi sobrang hilig ko sa ramyun. Sa ramen. Yan ang aking isa sa comfort food. Ayan. Ang mga marirecommend ko sa inyo na na-try ko na. Ito, sikat na sikat to, syempre yan. Tapos, ito. Mas gusto ko to. Sa Samyang. Masarap din Sesame ramen. Saan ba? Ito yata yun. Sesame ramen. Ayun. Yun lang. Hindi ko makita yung isa ko pang gusto. Pakita ko sa inyo next time. Jello, kumuha ng ice cream. Ayan guys. Okay. Kinuha namin. Naka 2 plus 1 yung ice cream. Yun yung mga maganda dito. Na total namin guys, 14,701. That's around mga 500, 600. So yan guys. Pansin ninyo. Diba kanina bago natin pakita yung office ni Kuya Kumi, nagsasaboy talaga ng ganito. Guys, yung mga kasama namin dito sa trip. Nakikita ko itong mga kasama. Dali nitataro yung pasina. Ngayon, nagkita-kita na rin tayo. Kasi, alam mo yun, parang napapanood mo lang, tapos ngayon magkakasama na kayo. Kasi mga kwentuhan nila, narinig nyo lang yun sa akin. Hindi mo kanina. Parang sabi ko kanina sa kanila, kumakain ako. Diba, hili ko na doon ng mukbang. Ngayon, kung ako yung kumakain, to sila yung background ko. So, ano na tayo guys, pumunta na tayo sa hotel. Sa Green Line tayo. Tapos later, chika time tayo. Hey guys! Joyce Yabut Bartolome here. So, let's do a recap ng ating day 1 here in South Korea. Welcome to my travel, Joyce, in South Korea. Parang biten, no? Pero kanina ko sinasabi parang biten. Pero go! So, yun guys. Recap natin. Why are we here in Korea? We're here to support the Honey Bunchy, my husband, sa kanyang Adidas 42 kilometers marathon. So yun guys, may takbo siya on March 17. Me naman, I'll be running 10 kilometers also. So ang trip natin ngayon ay talagang nakafocus dapat sa takbo. Ako medyo nakakapagmukbang and tour tayo ng konti kapag may sarili silang thing. So ayan,
Nandito tayo from March 15 to 18. So, ngayon, March 15, tuloy-tuloy guys, from work, dumiretso tayo dito sa Korea. Tapos, ang flight natin is at, 1 a.m. yun. Tapos, ayan, nag-check-in tayo late. Nakita niyo yan kanina. So, ito na ang mga ginastos natin for the day. So, let's start off with the pre-flight expenses. So, ayun, si Jello is naka all expenses paid ni Adidas. So, salamat Adidas. Nadamay rin po tayo. Nakasama tayo. So, si Jello naman ay nag-gift sa atin ng flight to Korea. So, sa isip niya daw, parang 50% na lang daw yun kasi libre naman siya. So, yan. Ang pre-flight natin is 18,000. I know, mahal yon kasi nagtingin-tingin ako ng flights talaga. Kasi parang nakapag-decide kami na sasama na talaga ako. Parang 2 weeks na lang before ng flight namin. So, yon. Lagi ko naman sinasabi sa inyo na huwag yung gagawin yon. Kung kaya nyo mag-plan ahead of time, do so. Kasi alam nyo naman kami yung schedule talaga namin, hindi natin alam kung busy ba sa work, kung kaya bang mag-fly. So, for convenience na lang talaga, kapag ready na tayo, dun tayo nagbubook ng flight. So, yon. Nagtingin-tingin ako, parang it started off 7,000 sa AirAsia. Sabi ko, mura pala. Kaya nga lang, kapag ka nag-add ka talaga ng baggage, paakyat ng paakyat ang presyo, no? Tapos, ang mangyayari pa doon, hindi kami pareho ng schedule ni Jello. So, mag-grab pa siya mag-isa to the airport. Mag-grab din ako. So, magdodoble. Parang yung 1.5 magiging 3K. So, additional gastos yon. Plus, maghihintayin pa and all. So, yun. Nag-end up kami after looking at different flights. AirAsia, Cebu Pacific, Jeju Air. Parang nagre-range din ang presyo with, with flight around 10 to 15,000. Nag-end up na lang kami to have same flight sa PAL. So, yun, nag-PAL ako at 18,000. So, worth it naman siya, guys. Tapos, naka-access pa tayo sa mga lounges. Nakapag-mukbang pa tayo. Nakapag-work pa ako. So, nai-offset po natin ang ating trabaho. Yung vacation natin today dahil nag-OT-OT tayo kahapon sa airport. So, yan. Tapos, dahil ang kasama na baggage ni Pal is only 20 kilograms at alam ko naman ang sarili ko ay hindi ko kaya mag-pack light, so nag-decide ako to get additional baggage pa uwi. Kasi kanina, diba, na-check natin yung baggage natin, nasa 17 kilos na ako, yung dala ko pa lang yun dito sa Korea. Syempre, alam mo naman yung pag may nakita tayo, yun, mahirap na. Natuto na tayo sa last vlog natin, nakita nyo naman sa airport, yung flight din natin via Pal yun, na naglipat-lipat tayo ng mga gamitan, so di na natin uulitin yung mga ganun. Kumuha ako ng additional 10 kilograms pa uwi. That's 5,000. Yun. Yun naman yung expense ko. Tapos, kumuha rin kami ng wifi ni Jello. Tig-isa kami since nga may kanya-kanya kaming agendas. Yun, sa KT yan. Through Klook ko kinuha. For 4 days, it's 540. So, yun. Medyo, di ko alam ha. Medyo kanina nung ginagamit namin, parang nawawala-wala siya. Pero sabi naman, unlimited. So, I'll be updating you tomorrow kung naayos ko ba siya tuloy-tuloy kasi mas mahabang time ko siyang gagamitin. So, yun. Pre-flight expenses natin, flight, additional baggage, and wifi. That's a total of 24,040. Yun. Pero pwede nyo iwasan yung laki ng gastos sa flight kapag nag-book kayo during piece of sale. Yan, guys. Yun yung mga tipid hacks yan. Mamimili lang naman kayo if kaya nyo mag-schedule ahead of time or yung convenience na bibili nyo yung flight kapag sure na kayo. Okay. So, let's start naman with the day one expenses. So, we started our day. Like semi-solo travel tayo. I got my T-Money card sa may 7-Eleven. So, yung T-Money card pa lang, guys, it's at 6,000 won or 250 pesos. So, yun nga, sinasabi ko sa inyo, yung makukuha ng visa dyan, just like how Jello did, he went to KVAC, answered the survey, and nakuha siya ng free T-Money card na may 2,000 won na kasama. So, yun. Isa sa mga tipid tips yun. Kung hindi nyo pa napapanood on how to get a visa, I'll be placing it here. Panoorin nyo. Madali na kumuha ng visa sa Korea. Tapos, tulad ni Jello, if katulad niya na CPA kayo or yung mga lawyer, meron din kayong mga benefits sa pagkuha ng visa. Siya nakapag-multiple na siya. So, yun. You just have to present your PRC. Tama, honey? PRC card. Tapos yun, attach nyo doon. No need to give bank certificates and statements. Yun. Kailangan nyo lang mag-fill up ng form. And then, ano pa nga ba? Fill up ng form. Yun lang yata. Tsaka COE nyo, na saan kayo nagtatrabaho. Tsaka ITR. Eh, wala na ITR. Any finance related, wala. Hindi na kailangan. So, yun.
Okay, next naman is nagpunta tayo sa Gyokbokgung Palace. Ilagay na lang natin dito kasi nakakabulol talaga siya. So ang ginawa natin, ito guys, sobrang tagal ko nang gustong gawin yon, to wear a hanbok, a traditional Korean na damit. So nag-rent tayo sa pink hanbok, sobrang bait din guys ng mga ajumma doon na nag-ayos ng hair natin, at yung pinaka-owner yung nasa cashier, owner yata siya. Kasi siya rin yung kaninang nagsabi to follow. Nag-followan kami, tapos tinag ko sila kasi very accommodating talaga. Unang-unang store siya when you turn right doon sa may alley ng mga rental. So yun, try nyo doon guys, mabait doon at marami rin kulay to choose from. So I got a 2-hour rental ng hanbok. Sabi niya pa nga nung nalaman niya na nag-vlog tayo, sabi niya, I'll give you additional time. Sabi niya ganun. Pero yun, as much as I would want to, kailangan na natin pumunta sa mga next locations. Pero sulit na yung parang 1.5 hours natin nag-ikot. At ang saya ko naman, kitang-kita nyo naman. So yon, ang hanbok natin is at 15,000 won for 2 hours. Kasama na yung damit rental, kasama na rin yung pag-ayos ng hair. That's 645 pesos. Tapos nakikita ko rin naman guys sa Klook, meron din silang mga voucher doon. Parang nag-range around 500. So yon, for tipid tips, kuha kayo ng voucher sa Klook. Okay, next naman, nagpunta tayo sa Tojin Market. Diba sabi ko naman sa inyo, mahilig talaga tayong kumain sa mga markets pagka nasa ibang bansa tayo. So I tried, kasi nakita ko to sa TikTok, meron silang parang coin lunchbox. Ang concept niya guys is yung 10,000 won mo, ipapalit siya to coins na 20 pieces. So bibigyan ka ng parang lunchbox na parang tray, tapos na nilalagay yung mga food mo. So you go to different stalls and then you buy yung mga parang you buy mga small portions of food through the coin. So ayun, nakita yung mga hinain natin, more on street food tayo. Iniisip ko nga, sabi ko, sulit nga ba yung nabili ko? Sabi ko naman, parang kung i-compute mo, less than 100 per meal naman yung nabili ko. So, sulit na yun guys. If you wanna try all the street foods dito sa Korea, try nyo doon kasi one-stop shop na siya. Parang yung ali na yun, makakain mo na lahat ng craving mo. So, yun. Kung tatanungin nyo naman, sabi ko, diba, parang on the standard na lasa na siya ng street food, hindi yun talaga mapapawow ka. Pero if you wanna satisfy your craving sa Korean street food, ayun, go to Tojin Market. Hindi siya kasing mahal ng mga sobrang kilala na markets here in Korea. So, ayun, 10,000 won or 430 pesos ang kinastos natin. So, yun, I went back to the hotel, got myself a banana milk for 1.8 won or 77 pesos. Ang mahal na pala nun, no? I can remember parang 6 years ago, kailan mo nandito, 8 years ago, 1,000 won lang yun, or parang may 800 pa. Ngayon, ganun na pala kamahal. And then, nung natulog kami, grabe, syempre sa pagod natin, na natulog tayo ng 4 hours. Paglabas natin, we went to Coex, it's just across our hotel. Ang hotel natin ay Sheila Stay in Gangnam, in Samsung, Gangnam area siya guys. Nag-jamba juice tayo for 5,400 or 232 pesos. And then, kumain tayo ng dinner sa KFC at 5,201. Or 218 pesos. And then, I got myself a heat tech. Kasi guys, malamig pa rin siya ha. Nagre-range ang temperature dito ng March from 2-3 degrees sa umaga at sa gabi. Tapos, nagda-drop naman siya ng mga 10 to 14 degrees. So, check your weather app na lang guys para ready yung mga damit nyo. So, like ito, naka-heat tech tayo. I got it at Uniqlo for 15,455. At naka-tax-free na yon, or 664 pesos. Ayun, mas mura pa rin when you buy here kesa sa Pinas. Kasi sa Pilipinas, it starts at 990 to 1,500, diba? So, yon, ang grand total natin for day 1 here in Korea is at 3,384. Ayan, diba sabi ko naman sa inyo, ang budget talaga natin, the usual when you go out of the country, is at 5,000 per day. Tingin ko mura na to because yung T-Money card ko na worth 1,118, magagamit ko na yon siguro hanggang 3 days. Check natin kung umabot ng 4 days stay natin here sa Korea. So ayan, parang 2,000 worth lang naman tayo. Ngayong araw, nakapag food trip na tayo, nakagawa na tayo ng traditional Korean touristy stuff, and ayan, happy naman tayo. So ayan!
sa mga gustong pumunta sa Korea, masasabi ko lang, expectation here, tama, para kayo nanonood ng K-drama kasi naririnig yun na sila real life. Pero kung ako, mamimili ako para i-rank ko sila yung mga Asian countries na napuntahan ko. Number one pa rin si Japan kasi, ewan ko ba, sobrang iba, sobrang polite ang mga tao, sobrang linis ang paligid, at quiet talaga siya if you want some peace and quiet. Here kasi sa Korea, ang difference na nakita ko, medyo loud sila dito. Tapos, hindi rin super ka-duper linis like Japan. Like, for example, yung mga toilet nila, hindi ganun kalinis. And nakita nyo naman kanina, yung sa Gangnam area, may nagsasaboy pa ng mga papel for their ads. So, di ko gets kung nakakuha ba sila ng market doon. So, yun lang naman. Tapos, kung nakapag-Taiwan na rin kayo, doon ko siya i-rank. Parang nasa third naman yung Taiwan. Parang nasa in the middle of Taiwan and Japan, ang Korea for me. If you wanna go here, at kung tatanong nyo ako kung pupunta ba tayo dito, yes, pupunta tayo, especially sa mga mahilig mag-K-drama. Kaya ayun, nakikita nyo naman sa vlog na ito. Magsisingit tayo ng mga K-drama locations sa ating tour. So ayan, hintayin natin tomorrow kung ano naman ang mga ganap. Sa umaga, we'll be having some events for Adidas. We'll be getting BTS for the Adidas team. So ayan, magpahinga na tayo kasi it's already 12:23. Kakain muna ako ng aking ice cream. Ayan, wala akong ginastos pala. Hindi ako nagbayad kay Jello sa GS25. So wala siya dito. So ayan guys, hope you like our video for today. Welcome to Korea people! Ano nga sa'yo? Kamsahamnida. Pero politeness of people, very helpful yung mga tao dito. So thumbs up if you wanna go here. Let's go! Kuha na kayo ng visa nyo. So ayan, pahinga time! Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at @gabwithjoyceann on Instagram and she, JY on TikTok. Panoorin nyo sa TikTok. Ginagawa natin yung mga recreation ng ating K-drama location finds. So yun lang. Have a good one. Happy weekend, guys. Bye.